Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukup ko ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong kapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansa. Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Ay gabay ng sambayanan. Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Lunes, 8 ng Abril 2024. Para sa bagong araw, ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, face-to-face classes sa public schools ngayong Lunes sinuspinde ng DepEd. Proteksyon para sa mga manggagawa giniit ng KMU sa gitna ng matinding init. At malakihang oil price hike, kasado na. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, pangunahin balita. Sinuspinde ng Department of Education ang face-to-face classes sa lahat ng public schools sa buong bansa ngayong Lunes, Abril 8. Sa post sa Facebook, sinabi ng DepEd na asynchronous classes o distance learning ang setup ngayong araw para makumpleto ng mga mag-aaral ang mga assignments, mga project at iba pang requirements. Hindi rin required na pumunta sa kanilang mga istasyon ang mga teaching at non-teaching personnel sa lahat ng public schools. Samantala, sinabi ng DepEd na pwede ring sumunod sa kanilang hakbang ang mga pribadong paaralan. Nilinaw naman ni DepEd Undersecretary Michael Poba na walang kinalaman sa heat index ang class suspension, kundi dahil sa ipit ito sa mga holiday ngayong Linggo. Matatandaan na walang pasok bukas dahil araw ng kagitingan at Idil Fitir naman sa Miyerkules. Magbabalik ang face-to-face classes sa Huwebes, Abril 11. Bagong araw, pangunahing balita.
Papatiyakin ng employers at ng pamahalaan na protektado laban sa matinding init ng panahon ang kanilang mga empleyado. Ito ang naging panawagan ng Kilusang Mayo 1 o KMU kasabay ng apela para sa mas malawak na coverage ng guidelines ng Labor Department patungkol sa temperatura or temperature control at water breaks. Ayon kay KMU Secretary General Jerome Adonis, responsibilidad ng gobyerno at mga employer na tiyakin na ang mga manggagawa ay ligtas habang nagtratrabaho. Matatandaan na umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index nitong isang linggo kaya maraming paaralan ang nagsuspinde ng in-person classes. Binanggit din ng KMU na hindi saklaw ng inissue na Department of Labor and Employment na Labor Advisory No. 8 noong 2023 ang mga nasa informal sector. Anila, dapat i-expand ang panuntunan para sa outdoor workers gaya ng mga rider at construction workers. Pwede umanong i-extend ang water at rest breaks ng mga ito at magtakda ng temperature caps para mailayo sa heat stroke ang mga manggagawa. Bagong araw, pangunahing balita. Abiso naman sa mga motorista, kasado na ang panibagong big time oil price hike. Ayon sa taya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director 3 na si Rodela, malaki ang itataas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene epektibo bukas. Sinasabing aangat ang presyo ng kada litro ng gasolina ng 90 centavos hanggang 1.20, habang ang diesel ay may dagdag na 1.20 hanggang 1 peso and 40 centavos kada litro at ang kerosene ay 110 hanggang 130 kada litro. Ang price hike ay bunsod na rin umano ng pangamba sa mas malawak na sigalot sa pagit or sa gitnang silangan, partikular ang posibleng paglaganap hanggang Iran ng Israel-Hamas war. Factor din umano sa global oil trading ang pag-atake ng Ukraine sa oil refineries ng Russia at ang desisyon ng OPEC na ituloy ang production cut. Bagong araw, balitang bayan. Sa ibang dako, nagkaroon ng grass fire sa Mountain Barangay ng Kanyang Sitio Bongdo sa Oslob, Cebu nitong Sabado ng gabi. Ayon kay Oslob Fire Station SFO1 Christian Maturan, umabot sa unang alarma ang sunog ngunit na-control din bago maghating gabi. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil natuyot na ang mga damo dahil sa tindi ng init sa lugar. Kabilang sa mga rumesponde ay ang mga bumbero ng Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Naging hamon, umano sa kanila ang pagtiyak na hindi aabot sa mga kabahayan ang sunog. Bagong araw, balitang kalakalan. Posibleng manatili ang unemployment rate ng bansa sa 4% hanggang sa mga susunod na buwan. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, suportado ang employment data ng economic indicators at mas magandang kita at corporate sales. Sa linggong ito, inaasahang ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang February 2024 labor force data. Matatandaang naitala ang January 2024 unemployment rate sa 4.5%. Naniniwala si Ricafort na nakalikha ng dagdag na employment at paggastos ng mga tao nitong nagdaang Holy Week. Bagong araw, balitang kalakalan. Isinulong ng Pilipinas ang ligtas at responsableng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa idinaos na Third Summit for Democracy sa Seoul, South Korea kamakailan. Mismong sa Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy ang naging kinatawan ng bansa sa nabanggit na ministerial conference. Doon ay ipinabot ni Uy ang kahalagahan na nakaangkla pa rin ang paggamit ng teknolohiya gaya ng AI sa human values, ethics at mga prinsipyo. Anya, batid ng pamahalaang Pilipinas ang mataas na panganib na dala ng maling paggamit sa AI. Bagong araw,
ulat, panahon. Apektado ng easterlies ang buong bansa dahil dito ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.2 hanggang 34.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 6:09 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, Joint Maritime Activities sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at US, pagpapakita ng pagkakaisa ayon sa DND. Pagdurugo ng ilong, ibinabala ng DOH ngayong summer. At sa palakasan, Pinay weightlifter Vanessa Sarno, pasok na sa Paris Olympics. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Balik-balitaan tayo, naging matagumpay ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay nilukhukan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, gayon din ng United States Indo-Pacific Command, Australian Defense Force at Japan Self-Defense Forces. Samantala, pagpapakita umano ng pagkakaisa ang nasabing Joint Maritime Activity sa pagitan ng apat na mga bansa. Ayon sa Department of National Defense, ang aktibidad ay show of unity at hindi pagpapakita ng puwersa laban sa China. Sinabi ni Defense Spokesman Arsenio Andulong na ang Maritime Cooperative Activity o MCA na ginawa ng military units ng apat na bansa ay ginagawa na rin ng ibang mga nasyon sa buong mundo para sa pagpapahusay ng interoperability. Aniya, ang pagsasanay ay alinsunod sa international law at bahala na umano ang China kung nais itong bigyan ng ibang kahulugan. Dagdag pa ni Andulong, posibleng may kasunod pa ang MCA sa hinaharap. Iniulat ng Philippine Coast Guard na muli silang hinaras at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Chinese Coast Guard habang nagdaraos ng food security operation sa Rosul Reef nitong Huwebes. Bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pang tampok na balita, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na uso ang pagdurugo ng ilong ngayong tag-init dahil sa mas mataas na blood pressure. Ayon kay DOH Officer in Charge, Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Albert Domingo, nagkaka-nosebleed kapag nairita ang maliliit na ugat ng ilong sa pinakalinya ng ilong o nasal mucosa. Aniya, kapag ito ay nairita at pumutok dahil sa presyon ng dugo o kapag nakamot ay nagkakaroon ng maliliit na sugat at pwede itong dumugo. Ang babala ay kasunod ng insidente sa General Santos City kung saan ilang estudyante ang nag-nosebleed dahil sa init. Bilang paunang lunas sa nosebleeds, kailangang pumunta sa lilim o sa malamig na lugar. Lagyan ng malinis na gasa o tela ang ilong na dumurugo para mapigilan ang pagdaloy ng dugo. Ayon pa kay Domingo, pumunta na sa doktor o sa ospital kapag hindi pa tumigil ang pagdurugo dahil posibleng hindi lamang ito dahil sa init ng panahon. Bagong araw, pangunahing balita.
Samantala, nasa 600 persons deprived of liberty o PDLs ang tinubuan ng pigsa dahil sa sobrang init sa mga kulungan. Ito ang iniulat ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera. Aniya, ang pigsa ang pinakapangunahing sakit sa piitan kapag summer, sumunod ng hypertension at gastroenteritis. May mga kaso din umano ng bungang araw sa mga PDL. Dahil dito, hinimok ni Bustinera ang mga PDL na maligo araw-araw at uminom ng maraming tubig. Aniya, hindi maiiwasan na magkahawahan dahil na rin sa siksikan sa mga kulungan. Lutong pagkain na lang din umano ang pwedeng dalhin ng mga dalaw para hindi mapanis. At tiniyak naman ni Bustinera na may mga sapat silang gamot para sa iba't ibang kondisyon ng PDLs at may mga naka-duty rin na nurse 24/7 sa lahat ng 482 na BJMP facilities. Bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pang balita, maliban sa mga veterano, libre ring makasasakay ang lahat ng commuters sa Light Rail Transit Line 2 o LRT2 bukas kasabay ng obserbasyon ng Araw ng Kagitingan. Itong inanunsyo ni Light Rail Transit Administration o LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera bilang pakiisa sa pagpupugay sa mga veterano at sa modern day heroes, lalo na sa sektor ng transportasyon. Ayon sa LRTA, magsisimula ang libreng sakay sa LRT2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at manunumbalik mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Aalis ang unang tren mula Recto at Antipolo stations ng alas 5 ng umaga, habang ang huling biyahe naman ng tren sa Antipolo ay aalis ng 9 p.m. at ang huling biyahe sa Recto ay aalis ng alas 9:30 ng gabi. Bagong araw, balitang bayan. Samantala, huhulihin sa Iloilo City ang mga may maiingay na tambutso ng sasakyan. Ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa mga sasakyan na may modified mufflers na lumilikha ng malakas na tunog. Ayon kay Mayor Jerry Trenias, ipinagbabawal na sa syudad ang modified mufflers sa ilalim ng ipinasang ordinansa. Kaya kukumpiskahin na at wawasakin ang mga ito. Kasabay ng deklarasyon na nawagan si Mayor Trenias sa Philippine National Police na patuloy na magsagawa ng mga checkpoint sa buong lungsod at hulihin ang mga motorsiklo at motor vehicles na may maiingay na tambutso. Sa ilalim ng City Ordinance or City Regulation Ordinance 2017-087, hanggang 99 decibels lamang ang pinapayagang sound level ng motor vehicle para sa exhaust ng muffler. Bagong araw, balita sa palakasan. Isa pang Pinay weightlifter ang pasok sa Paris Olympics. Sasabak na rin sa darating na Olympics si Vanessa Sarno, kaugnay kasunod ng kanyang tagumpay sa IWF World Cup sa Phuket, Thailand sa women's 71-kilogram event. Nagtala rin ng 20 anyos sa si Sarno ng record matapos buhatin ang 100 kilograms sa snatch category. Doon ay nahigitan niya ang nagawa niyang record na 108 kilograms noong nakaraang taon. Nanguna rin ang two-time SEA Games gold medalist sa 135 kilograms clean and jerk para makuha ang kabuuang 245 kilograms at magtapos sa 25-man field. Nanaig naman sa World Cup event ang pambato ng US na si Olivia Reeves na nakapagtala ng kabuuang 268 kilograms na sinundan ni Xiaofang Liao ng China. Bagong araw, balita sa palakasan. Samantala, tatangkain ni dating 2 Division Marlon Tapales na masungkit ang WBC Asian Continental Super Bantamweight title
sa laban kontra kay Natapong Jan Q ng Thailand. Ang sagupaan ng dalawa ay nakatakda sa Pasay City sa Mayo Ajis. Matatandaan na si Tapales ay natalo ni Japanese superstar Naoya Inoue via knockout noong Disyembre. Sa isa pang main event, makakaharap naman ni bantamweight contender Raymart Gabalio si Kenbun Torres. Matatandaan na uling laban si Gabalio noong Pebrero laban kay Fai Farov via first round. Sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, pag-develop sa mga karatig lalawigan, daan para lumuwag ang trapiko sa NCR ayon kay Pangulong Marcos Jr. Singil ng Meralco ngayong Abril, bababa. At sa ibang bansa, tropa ng Israeli military sa Southern Gaza, binawasan. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News, paglilingkod bayan ng Far East Broadcasting Company sa kanyang 75 taong anibersaryo. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Mayorya ng mga Pinoy ang approve sa ginagawa ng gobyerno para sa overseas Filipino workers at pagtugon sa kalamidad. Lumabas sa first quarter survey ng Pulse Asia na positibo ang opinyon ng mga Filipino sa pangangalaga ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga OFW sa 68%. Mataas din ang grado nito sa disaster response na nagtala ng 65%. Maganda rin ang sentimiento ng taong bayan sa mga hakbang ng gobyerno para sa pagsusulong ng kapayapaan sa 50%, pangangalaga sa kalikasan 49%, pagtatanggol sa territorial integrity sa 49%, at paglaban sa kriminalidad sa 47%. Halos pareho din ang approval at indecision ratings pagdating sa rule of law, 43%, at creating jobs sa 37%. Samantala, napuna naman ang Pulse Asia na halos hindi nagbago ang disapproval ng publiko pagdating sa usapin ng dagdag sweldo, paglaban sa korupsyon at pagbawas sa kahirapan. Bagong araw, pangunahing balita. Bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa malalang trapiko sa Metro Manila, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ide-develop ang mga kalapit na lalawigan at syudad. Sa kanyang vlog, inamin ng Pangulo na ang trapiko ang isa sa pinakamatinding problema sa bansa. Anya, nakalulungkot na kilala sa mundo ang Pilipinas sa notorious na trapiko. Ayon sa Pangulo, sobrang siksika na sa Metro Manila, kaya bahagi ng plano ay ma-develop ang mga kalapit na lugar gaya ng Bulacan, Pampanga, Cavite at Laguna para makalikha ng dagdag na oportunidad sa labas ng Metro Manila at mapaluwag ang sitwasyon ng trapiko. Ayon pa sa Chief Executive, hindi ito agarang matutupad kaya humihingi siya ng pangunawa sa publiko hanggang matapos ang malalaking proyekto. Habang ginagawa niya ang mga infrastruktura, hinikayat ng Pangulo ang publiko na magbahagi ng kanilang mga pananaw patungkol sa pagpapaluwag ng trapiko. Bagong araw, pangunahing balita. Good news para sa Meralco consumers. Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Abril. Sinabi ni Meralco Corporate Communications Head Joe Zaldarriaga na may dalawang indikasyon ng mas mababang power rate. Ito ay ang mas mababang generation at transmission charges. Kung maaalala, bahagyang tumaas ang kabuuang bill para sa residential customers na kumukonsumo ng 200 kWh nitong Marso. Ito ay dahil tinaasan ng Meralco ang electricity rates ng 0.0229 per kWh. Dahil dito, tumaas ang overall rate ng 11.9397 per kWh mula sa 11.9168 per kWh nitong Pebrero. Bagong araw, balitang bayan.
Sa ibang dako, nagkasundo ang World Health Organization o WHO at ang Department of Health o DOH na magtulungan para mabakunahan laban sa pertussis at tigdas ang higit 1 milyong mga bata sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 4,000 tauhan ang ide-deploy nila para magsagawa ng pagbabahay-bahay na pagbabakuna. Ayon kay Dr. Ruby Paulo de Jesus, ang representative ng WHO sa Pilipinas, batay sa kanilang data, aabot sa 233,000 na ang nabakunahan sa BARM. Iniulat naman ni WHO Western Pacific Regional Director Dr. Saya Mal Piikala na dumarami ang kaso ng tigdas sa Vietnam at Malaysia. Dahil dito, kailangan anyong umaksyon dahil hindi malayong mangyari rin ito sa Pilipinas. Bagong araw, balita pandaigdig. Binawasan ng Israeli military ang ground troops nito sa southern Gaza. Ayon sa isang military spokesman, ang natira na lamang doon ay isang brigada. Wala pang ibang detalye na inilabas ng Israel tungkol sa military withdrawal. Hindi pa rin malinaw kung ang hakbang ay magpapaantala sa pagsakop sa Rafah City na sinasabi ng Israel na kailangang gawin para malansag ang Hamas. Ang pag-urong ng mga sundalo ay sa harap ng paghahanda ng Egypt para maging host ng panibagong serye ng mga pag-uusap para sa tigil putukan at paglaya ng mga bihag. Bagong araw, balita pandaigdig. Sa iba pang dako, kasado na ang ilang aktibidad ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa mga lugar kung saan masasaksihan ng malinaw ang total solar eclipse. Kabilang dito ang pagtitipon sa Mazatlan, Mexico at Cotton Bowl Stadium sa Dallas, gayon din sa Indianapolis Motor Speedway sa Indiana. Inaasahang daragsa rin ang mga tao sa football stadium sa Carbondale, Illinois, gayon din sa Niagara Falls sa Canada. Nabatid na pareho ang tatahakin ng eclipse ngayong taon sa 2017 eclipse sa ilang bahagi ng Amerika. Sasamantalahin naman ang ilang mga siyentipiko ang eclipse kung saan magdarao sila ng mga eksperimento, maglulunsad ng rocket, mag-oobserba ng kalagay ng mga hayop at pag-aaralan rin ang elusive corona ng araw. Babala naman ng U.S. National Weather Service, posibleng magkaroon ng sama ng panahon na may dalang malakas na pag-ulan, tornadoes at hailstorm sa ilang bahagi ng Texas at kalapit na lugar. Bagong araw, bagong diwa. Mula po sa Exodo 23:25, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Bagong araw, bagong balita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes, 8 ng Abril 2024, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras, 6:55. Po si Pastor Bian Samaniego. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa ating mga magsasaka. Panginoon,